There are days I wake up and I pinch myself. Okay, what's up? Walang ayon natin na bayo dito sa Fish Shutter. Dahil sa iba system ang limit kung ano ang solution at kung ano ang possible na problema. Alright. So, unang problema, unang pwedeng makita natin na problema sa battery. Yes. Una yung battery sa remote. Yung battery sa remote niya. O nga pala, mayroong code niya. Hindi lang basta-basta nakasukat lang niya. Mayroong code. Pag binili ko yung battery, mayroong code. Papakita ko sa inyo kung yung battery yun. And then, ikalawa, yung sa ignition niya. Yung ignition, mayroon nakasama siyang sensor. May kasama yung sensor. Basta kulay ito siya, na ganyan lang siya. Para siyang bar. Yun yung ano niya, doon nakaaling sensor. Kasama yun dito sa may ignition. Saka pag bumili kayo sa mga ano ng ignition, mga ang halaga niya, mga nasa ano eh. Ang natanong ko ata sa Yamaha, nasa 900. Nasa 900 ata, pero alamin ko ulit. Alam ko nasa 900, natanong ko eh. Ewan ko lang dyan sa inyong lugar kung magkano. Yung stock na ignition ay nasa 900. Ayun nga. Una, possible na sira ay hindi ko magana ay yung battery. Next second, pangalawa yung ano, yung sa ignition niya. So, yung ano kasi, yung ignition, huwag kayong mag-alala sa ignition. Bakit? Kasi yan, hindi naman nalilabat yun eh. Nakakonekta yan sa battery. Yun nga yung pangatlo, yung battery. Baka either malobat niya o wala na siyang charge yung battery niya. Pero yung sa ignition mismo, hindi nalulubot yung ignition yun. Yung chip niya hindi, yung sensor niya hindi. Kasi ano yun eh, nakakonekta yan sa battery. Sa battery, saka sa makina. Nakakonekta yan. So, ang talagang yung battery dyan, ay yung ating remote. Diba? Yung ating remote. Kaya una, check nyo muna yung remote. Pakita ko sa inyo kung paano ayusin yung remote. Lalagyan ng baterya. And then, pakita ko rin kung anong baterya ang kailangan. Ayan, kung saan kayo pwedeng bumili. At yun nga, yung pangalawa naman yung sa ignition, so, pwede kayong bumili niyan sa ano, sa Yamaha, sa kasa ng Yamaha sa 3S, kahit sa 3S. Pero sa mga napuntaan ko kasi dito sa Pampanga, halos wala silang stock. Hindi ganun ka mabenta sa kanila yon kasi nga, hindi naman ano. Yan, doon sa nagtanong na pwede bang gamitin yung ignition ng S version sa MIUI 125, pwede. Pwede. Papalitan mo lang yung ignition. Kaya ano lang sa, ano nga, i-connect lang sa wiring niya sa battery. Alam nang mga gumagawa yan. Pwede mo rin ipaano sa kasa.
or sa mga installer mo na mekaniko pala. Sorry. Ayan, sa mga mekaniko. Alam nila yan, mahusay gumawa sa mga ganyan. Alam nila yung mga wiring niya yan. Shoutout sa mga mekaniko, mga motor. May pagtatulong yung inyong ginagawa. Mahusay. And then, sa battery naman, check nyo rin yung battery nyo. Malalaman nyo naman yun, di ba? Kapag start natin itong push start button, kapag hindi na ganun ka-active yung pag-start niya, yan, di ba? Magkakos din yan ng paglobat ng battery. Discharge ng battery. Di ba? So, ayun, yung tatlo na yan, tatandaan nyo. Una, yung remote, battery. Second, ignition. Third, yung battery. Pero kung wala pa, mga meron kayong hindi ko pa nasabi, na alam ninyo, comment below para malaman din ng mga kagayoid at mga kadulang natin na gumagamit ng UI-125F. Yan, i-share nyo lang kung meron akong pagkukulang sa aking pinagsasabi, no? Okay naman ako kung natanggap nyo yung mga comments nyo. Pero ito, ayon sa aking experience, yun ang sinasabi ko ngayon. I-share ko sa inyo. Kaya yun nga yung nangyari na ngayon sa akin. Diba? Nangyari na. Sa akin ito. Happy birthday! Hi! Kumangan tayo sa may tulay. Hubog-hubog din ah. Yun na lang mga kagayoid, yun na. So for now, pag-uwi ko, tignan natin, solusyonan natin mamaya. Pakita ko nyo paano magpalit. Kapag gumana, hindi nasira nyo sa akin. Pwede nyo rin itry yun. Pero kung ano, suggest ko kung sa may ignition naman siya nasira, madali lang siya ayusin. Huwag niyong problemahin yung ano. Huwag niyong problemahin yung sa ignition. Kasi either kaya kung bakit hindi bumubukas pero tumutunog naman dahil din sa ano, diba, pag ulan, nababasa. Pwede rin yung possible din yun. Na kailangan, ano, try nyo ilagyan nyo ng ano, ng WD-40. O sige, sinusahan, diba yung sisi? Pag nilagyan yung sisi, ang hirap, ano? Ang hirap ilagay, tapos ipa-start yung ano. Okay, gano'n, isuktok. Okay, ngayon, alam nyo yun. Ayun, nahirap. So, nilagyan ko siya ng WD-40. Ang gano'n nangyayari, nagiging slip na siya sa paglagay. Hindi, wala na siyang parang kalawang. Yun lang. Hindi ko ka-share sa inyo, ha? So, tumigil natin. Pag-uwi ko sa bahay. Alright. Kahit ko muna dito, ha? At, wala na. Ako yung nagmamadali.